Hi guys, welcome back to my channel. Kim here. So in today's video, I'm going to show you the before bedroom look namin. So ayan, super dumi, sobrang gulo, parang walang direction. Tapos medyo faded na din yung pintura, tapos yung mga wallpaper stickers wala na rin. Natanggal-tanggal na din siya, tapos eyesore na siya, kaya we decided na i-makeover tong bedroom kasama si husband. And yes, magkapatulong ako sa kanya mag-makeover nitong bedroom since hindi ko to kayang gawin lahat kasi we have 4 kids and wala kami yaya. So i-maximize lang namin yung time namin. Okay, so this is our first day ng pag-makeover nitong bedroom and I decided na magpatulong kay husband sa pagtanggal ng mga wallpaper, mga sticker paper na nakadikit sa wall and linisin yung mga ceiling and mag-paint. Hi guys! Welcome back to my channel! So, today is our first day ng aming bedroom makeover. So, as you can see, tinutulungan ako ni husband mag- paint kasi hindi na daw kami gagamit nung roller. Mas madali daw gamitin yung paint brush na lang. Tsaka mas madali siyang pantayin kaysa dun sa roller. So ayan, siguro mag-alternate na lang kami. At first, we decided na medyo lighter yung shade ng gray na ilalagay namin dito sa wall namin sa room. Ang problem dito sa apartment na to is hindi nalason maigi yung wall kaya nagwa-white siya. And then nagpatulong na rin ako kay husband and kay Kaden na magtanggal ng mga wallpaper sticker kasi ang hirap niyang tanggalin, ang tagal. Ni-remove na rin namin yung ibang kalat. So this is our second day. This time guys, ni-remove naman namin yung bed namin and then nilagay namin kung saan dapat i-position yung mga paleta para dun namin ipapwesto yung bed namin. And then ni-repaint ko na rin tong closet namin, yung door, and then nilagyan namin ng sheer curtains, and tinuloy ulit ni husband yung pag-paint niya sa wall. At the same time, ayan, naglagay na din ako ng ibang accent sa wall, and remove ko na rin tong parang bricks na sticker paper. Okay guys, so pag third day na namin dito, and ito na lang part na to, yung lalagyan ng paint, ayan, itong buong wall. Itong wall naman namin na to guys, ipipaint namin ng peach. Pero dyan sa video, parang mukha siyang cream to beige, ganun. So ayan, si husband, pina-repair ko sa kanya yung vanity mirror ko. Pina-install ko din sa kanya yung dalawang centerboard ni Amara. So today is day 4 na namin guys, and i-repaint ko na tong front door ng room namin sa white. So, eto, plan ko, imbis na ganito yung color niya na, parang brass eh, no? Parang ganun yung color niya. And then, eto black. So, etong pinaka-top niya, plano kong i-cover na tong wallpaper na to. And eto, plano kong i-gold para may gold accent. Pwede na yan, ha? Hi guys! So this is it. Eto na. I-reveal ko na yung aming bedroom makeover. So first, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Charot. Karina Sanchez lang ang pigin. So, ito yung aming door. So, nirepaint ko siya, diba? Naging white na siya. Ito na, guys. Wait. Hi, guys!
Kala mo naman talaga yun. Okay guys, so welcome to our small bedroom and lakas mga artista. Mga pamas ng ano, door effect eh, no? Anyways, i-room tour ko na din kayo. Papakitaan ko naman kayo na short montage bago matapos tong video na to. So anyways, mag-room tour muna tayo. So inabot kami dito ng ilang days kasi paputol-putol yung pag-makeover namin. And hinihintay ko rin yung shipping, syempre, ng mga in order ko from Shopee. So, some of my stuff na makikita nyo dito sa aming bedroom is from Shopee and also DIY ko. If pinapanood nyo yung mga ibang videos ko, makikita nyo din yung mga DIY projects ko. And the start of... Wala lang, excited lang ako para sa inyo kasi ito yung gusto ko talagang mangyari dito sa bedroom namin. So, this is an apartment type house, guys. Para lang sa inyong kaalaman. So yeah, repaint kami nitong wall and kami lahat ang gumawa nito. Pero yun nga, hindi kami masyadong pwede magbutas or mag-giba-giba ng kung ano-ano dito. So yeah, most of this are ano, naka-double adhesive lang. So mag-start muna tayo dito sa aming door. So as you can see, naka-ano na siya? Naka-charcoal. Dito sa ano, sa likod ng door, kasi lagi naman ito naka-open kasi nga, nagtitipid kami. Hindi namin ginagamit yung aircon. Nakapakasa agad itong door namin dito para yung hangin dun sa kabilang room ng aming mga boys ay pumasok dito sa amin. Kasi mas malakas yung hangin dun. Kaya yun. So, kahit walang aircon, malamig siya. Kasi naka-open din yung isang door dito naman sa may terry. So, yeah. Amaya papakita ko sa inyo. So, ito. Sapitan to ng ano, towel and bag yung lagi yung ginagamit. And, ito, katabi naman ito. As you can see, DIY project to ni husband. Ayan, kasi itong vanity mirror na to ginagamit namin sa mga events before. Kasi nga, meron kaming parang ano, anong katawag dun sa cart, sa ano, area na yun. Vanity keme, basta meron siyang ganun sa mga kids. So yun, ito ginagamit ko. And hindi naman na kami nag-events sa ngayon. Kasi nga, medyo alam niya na ang sitwasyon, di ba? Ito guys, made of plywood lang to. And bumili lang ako na mumurahin na to. Hindi ko alam kung sa Uniwide or sa SM lang tong mirror na to eh. So nirepaint ko lang siya. Color black yung frame na to. So yeah, tapos nagpalagay lang ako ng 6 na ano, LED lights. And ayan na. Kung mapapansin nyo guys, mayroon ng touch of pink itong room namin. Kasi nga, ang target ko dito sa room namin is, since kasama namin si Amara dito and si Ezra, kasi hindi pa naman sila pwede sa ano, separate room. So, kailangan, gusto ko rin, may touch of pink, may pagka-girl, and then gray. Lahat ng shade ng gray. And regular pink, tapos light pink to peach, ganyan. Tapos white to beige to cream. Yon, ganun mga ano, peg ng room namin. So yeah, guys, ito yung aking frame na binili from Shopee. Kung napanood nyo yung haul ko ng Shopee haul, yeah, makikita nyo kung magkano siya. And also this one. This one naman, kung makikita nyo to guys, pinagawa ko to kay husband. Ayan, nakita nyo naman yung stuff ko. May pirma pa niya, di ba? Oh. Yung image na yan is from Pinterest. So, ang idea nito is from Pinterest. Doon ako kumuha ng parang Nordic type to boho look. Pero minimalist pa din siya. Guys, ito yung binili ko from Shopee din. Dried flowers. And this is the amber bottle. So, itong candle na to, last year pa to sa akin. Ah, last year ba? No, 2019. Itong candle na to. Hindi ko kasi laging ginagamit tuwing morning lang siya and evening. Para pag naaamoy ko, pag medyo parang nababantutan ako. Doon ko lang siya binubuksan para magkaroon ng fresh air. So, ayan. Nabili ko to from ano naman, All Homes. Tapos ito, hindi ko to naisama sa Shopee haul. Super ganda nitong gold accent na to na may parang mirror tray. So, babasagin siya guys kasi glass yung sides niya. Lagay ko na lang kung magkano and kung saan ko siya nabili sa description box. And this is my favorite perfume. Itong tray na to, yan. Ito yung parang chessboard ng mga Junakis ko. Nagyan ko lang siya ng marble wallpaper. Ayan, tapos ito picture namin ni husband. Ayan lang. Preggy bells pa ako dyan kay Amara. So, this one naman sa side na to, mga collections ko lang ng mga, hindi naman collections. Mga alam niyo yun, mga konti-konting makeup lang kasi hindi mo na ako mahilig mag-makeup. Kaya, konti-konti lang yan, sama-sama na dyan. Isa pa to sa favorite ko. Dalawang klase lang yung perfume ko. Itong Jo Malone at saka ito. Clinic Happy Heart and Clinic Happy. Meron akong malaking bottle nito. Kaya lang, hindi ko alam kung sino nakabasag, nakakaloka. Anyways. Kasi ito, actually,
Itong trolley na to, may isa pa tong layer. Kaya lang tinanggal ko yung stand nito, hanggang dito dapat siya. So tinanggal ko para medyo mababa. Tapos inuveran ko to ng marble wallpaper din. And ayan yung door na nirepaint ko kagabi lang. So ito guys, talagang hindi na namin to nilagyan ng ano, doorknob. Kasi since dito naman kami malapit sa terrace ni husband, lagi lang naka-open tong door na to. And yung screen kasi nga, para pumasok yung hangin. Hindi na ako gumagamit ng chair dyan kasi nga, medyo mababa yung table. Hindi naman ako masyado nananalamin. So, yan. Pag in-open siya, ganyan siya. So, ganyan siya kaliwanag, yung vanity area. And guys, yung aking bedside table, ayan yung nirepaint ko. Ito, black dati, kinuveran ko lang ng marble wallpaper. Kasi ito yung favorite book ko. Kahit na favorite ko siya, hindi ko pa siya natatapos basahin. So, yun. Kapag may time lang, yun lang ako nagbabasa. Ayan. Tapos, ito, in-install na to ni husband dito. Phoenix niya na yung extension para saksak na lang ang saksak. Kasi pag umuuga, delikado rin. Ayan, tapos nilagyan lang namin ng vintage clock dito. Tapos, ito yung tin pail to. Nirepaint lang din ng white. Tapos, nilagyan ko lang ng artificial plant dyan. Tapos, ayan. Hindi namin tinanggal yung parang blinds dyan na pink. Kasi, pag gusto namin na medyo hindi dito nakikita sa loob. Kasi nga, sheer curtain yung ginamit namin. So, ang tendency, di ba, kitang-kita kami sa labas. Kahit na gabi. Kasi nga, kung naka-open yung lights, di ba? Tapos yun, nilagyan lang namin siya dyan ng parang native rattan ball. Chandelier. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. So, ginamit din namin yan sa event. So, yun nga, yung ibang ginamit namin dito sa bedroom is DIY, tapos yung mga stuff na meron na kami. And yung iba, yun nga, from Shopee. Pinalagyan ko lang kay husband dyan ng mga Christmas lights. Hindi na namin nilagyan ng ano, fairy lights kasi magasto sa battery. So, dito naman sa part na to, yan, kaya medyo parang ano siya, pambata kasi dyan yung bed ni Amara. So, nilagyan lang ni husband dito ng parang princess curtain type. Ayan. So, gumawa lang siya ng parang hula hoop dun sa taas. Ring siya, color pink. Tapos, nilagyan lang niya ng sheer curtain kasi may mga extra sheer curtain kami. Tapos, and as you can see, yung dalawang dream catcher na yan, galing yan sa baba kasi tinatamad akong kumuha dun sa warehouse. At the same time, nilagay ko rin yung rainbow kasi favorite din ni Amara. Yan, letter A, yung lighted. From Shopee din to. O, parang 2019 po yata ito binili. So, ito namang flamingo frame na to. Isa yan din sa tatlong frame na binili ko from Shopee, yung 65 pesos. Binili ko siya ng flamingo para naman medyo may pagka-girly yung side na to. And gusto naman ni Amara. Super, ano nga, happy siya kasi gusto lang niya yung, ano, style ng wall niya. Yung hanging na yan, artificial plant. Galing yan dun sa baba, sa may living room namin, nakalagay siya dun. So, pinapalitan ko na lang kay husband. Pinalitan ko na lang yun ng rattan chandelier balls, katulad nito. Paano po ang tawag dun eh, rattan chandelier balls? Parang ganun kasi, bilog diba? So, ito naman guys, itong macrame wall hanging ko dito. Ako lang din gumawa nito. Diniyay ko lang siya. Tapos yung wood na yan, pinakuha ko lang kay husband. Kasi nga, dito sa amin, may mga makukuha ka dyan sa tabi-tabing mga kahoy-kahoy. Ayan, so, nirepaint namin yung cabinet. Dati wallpaper yan na floral, diba? So, ito guys, full-length mirror ba yung tawag dito? Ito yung full-length mirror. In-order ko naman from Instagram sa Riri's Garden. So, check nyo na lang yung ano nila, Instagram account. Ilalagay ko na lang sa description box below. Super ganda nito. 5x2 to. Ang hirap pag walang nagbibideo. So, anyways, ayan, sa really sikap. Ito naman sa baba nitong ano, mirror is yung rattan or banig na round. Kira, kaloka. Ayan siya, guys. Ayan. So, ano siya, 4x4. Malaki rin siya, in fairness. And sa size niya, medyo mura na siya. Ito pa pala. Ito yung bed ni Amara. Tapos dito, meron pang parang platform na nilagyan ko lang din ng ano, ng beige or cream na carpet. Kasi paleta din to eh. So, yan. Tapos dito ko nilalagay itong aking Monstera Deliciosa. Ayan. Na may new baby. Itong full-length mirror na to, meron siyang stopper na free. Paleta rin siya eh. So, dun siya nakatungtong. Tapos, meron ding rubber yung itong mirror sa baba. Para hindi nga siya agad-agad mag-slide. So, para may mga support, diba? So, yeah. Tapos, guys, ito, meron din ako dito mga dried flowers.
hinati ko lang siya. Wine bottle to na nakita ko lang dito sa amin. Naka-stock. So, wala nang laman. Kaya, hinugasan ko. Tinanggal ko yung sticker. Tapos, binalutan ko lang siya na tong jute string. Para maging in line sa, ano, sa theme ko dito sa room. And then, sinama ko na rin tong aking native pumay pie. Ito, aking abanico. Ayan. Diba? Just in case na, ano, just in case na brown out. Kasi hindi naman siya, ano, out, diba? Yung banig kasi parang ganito rin yung texture, diba? Kahit na may butas siya, carry lang. Tapos kaya nito. Tapos, nilagyan ko rin siya nitong aking Forever Rich na plant. So, dito guys, ayan. Ito yung pina-enlarge ko yung picture na yan ni Amara. Regalo yan sa akin nung isang supplier ko sa events ng mga Sintra board. So, ayan, dalawa. Tapos, itong sunburst mirror, katulad yan yung ginawa ko sa baba, pero mas malaki lang to. Mas malaki din yung mirror niya. Kanina ko lang yan tinapos. Ginamitan ko siya ng Pylox na gold. And then, sa baba niyan, guys, ayan. Ito, yung electric fan. Tapos, dyan yung fortune plant ko. And then, yung isang snake plant. Galing kay husband. Yung fortune plant ko, bitin yung basket. Kasi yung basket na yan, hindi kasha yung pinaka-pot. Ako muna nilagay habang di pa ako nakakabili ng bigger basket. Hindi naman siya ganun kasakit sa mata. So, doon ko lang siya nilagay para at least may accent doon sa space na yan. Tapos, ito pala. Yung bed namin, yung headboard namin is made of pallet or paleta. Also, yung pinagpapatungan niya, guys, is paleta din. Ayan. So, paleta rin siya. Ayan. Tapos, so itong carpet na to, guys, nabili ko to sa Uniwide. So, yeah, that's it for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa aking bedroom makeover / room tour. Sana nakakuha kayo ng, ano, ng mga tips and mga DIYs kung paano i-makeover itong small bedroom apartment type para magkaroon din kayo ng idea. So, yeah, if nag-enjoy kayo dito sa video na to and nagustuhan nyo to, please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel if you haven't. And please don't forget to click the notification down below beside the subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. See you in my next one. Bye!